Ngayong All Saints Day, nakatutok pa rin po ang buong puwersa ng GMA Integrated News sa mga pinakasariwang balita kaugnay sa undas at sa iba pa ang malalaking balita sa loob at labas ng bansa. Nasa Manila North Cemetery si Emil Sumangil. Si Darlene Kay ang nakapwesto sa Manila South Cemetery. Mula naman sa GMA Regional TV, nakabantay sa Dagupan Roman Catholic Cemetery si Chris Zuniga. Nasa Baguio City Public Cemetery si Jasmine Gabriel Galban. At mag-uulat mula sa St. Joseph Roman Catholic Cemetery sa Mandawi, Cebu, si Nico Sereno. Ang latest namang sitwasyon sa Batangas Port, ihahatid ni JP Soriano. Marami-rami na mga bumibisita sa Manila North Cemetery, isa sa mga pinakamalaking sementeryo dito sa Metro Manila. At may ulat on the spot si Emil Sumangil. Emil! Rafi, magandang tanghali. Lagay muna ng panahon dito sa Manila North Cemetery. Tirik na tirik ang haring araw at kung iyong makikita sa aking likuran, ang main entrance at main exit ng sementeryo, karamihan sa ating mga kababayan, may bitbit at may gamit na mga payong. Magandang panahon, Rafi, na sinasamantala ngayon ng ating mga kapuso para dumalaw sa puntod ng mga yumao. Samantala, mula dito sa aking pwesto, nasa bandang kanan ko lamang ang command post ng Manila Police District. Nandiyan naman na makikita yung kanilang live feed, pati na yung kanilang widescreen TV kung saan naman nakarehistro ang bilang ng ating mga kapusong pumapasok na sa loob ng sementeryo. At ayon sa impormasyong ating nakuha, as of 10:30 a.m., alas 10:30 ng umaga bago tayo sumaimpapawid, umaabot na, Rafi, sa 390,000 ang bilang ng mga taong dumaragsa rito sa Manila South Cemetery. Inaasahan na kung magpapatuloy ang magandang lagay ng panahon sa mga oras na ito hanggang makapananghali mamaya ang dagsa ng mga tao. Mahigpit ang bilin ng pamunuan ng sementeryo hanggang alas 7 ng gabi lamang mamaya bukas ang Manila North Cemetery. Sa main gate naman, itong nasa aking likuran, kung nasa nakapwesto ang mga gwardiya at pulis, ang dami uling nakukumpiskang mga bawal, Rafi, kabilang na yung mga sumusunod. Lighter, nandiyang may vape, may mga sigarilyo, may mga pabango, matatalas na bagay, at kung ano-ano pa. Bawal din, Rafi, ang mga vendor sa loob, kaya ang diskarte ng mga kapuso natin, bit-bit na nilang lahat ng mga pagkain kanilang pagsasaluhan, pati na yung mga gamit na kailang kakailanganin. Aktibo, Rafi, ang Red Cross, ang LGU pati na yung mga volunteer fire and rescue units sa pag-alalay sa mga nagihilo o sino mang nangangailangan ng medical response nating mga kapuso. Noong isang taon, Rafi, dito rin tayo na-assign, nasa 900,000 ang bilang ng mga taong bumisita rito sa Manila North Cemetery. Ngayong taon, inaasahan ng pamunuan ng sementeryo na tataas pa ito dahil pinalawig ng 2 oras ang visiting hours. Good news! Wala pa naman na itatalang major untoward incident dito sa isa sa ikamungay pinakamalaki at isa sa mga pinakaantigong sementeryo rito sa Metro Manila. Rafi? Emil, nabanggit mo pinalawig yung visiting hours dyan sa Manila North Cemetery. So ano na ngayon yung bagong schedule? Okay, simula kahapon, October 31, Rafi, hanggang bukas, ados ng Nobyembre, alas 5 ng madaling araw magbubukas ang Manila North Cemetery. At magsasara ito hanggang alas 7 ng gabi. Noong isang taon, Rafi, kung iyong maalala, hanggang alas 5 lamang bukas itong sementeryong ito. Pinalawig nila ng 2 oras dahil ang inaasahan ng pamunuan ng sementeryo maging ng local government, mas marami raw ang daragsang mga kababayan natin dito sa sementeryong ito. At para na rin mapagbigyan yung ating mga kababayan na nagnanais pang dumalaw at magkaroon ng sapat na oras para sa araw na ito. Pero bukas, Rafi, linawin ko lamang, All Souls Day, November 2, 5 a.m. to 7 p.m. pa rin ang visiting hours dito sa Manila North Cemetery. Rafi? Maraming salamat, Emil Sumangil. Libo-libong pasahero ang inaasahan pang dumating at huhahabol para makabiyahe ngayong undas weekend sa Batangas Port. May ulat on the spot si JP Soriano. JP?
Trafi, yun na nga, may mga humahabol pa rin po mga kababayan nating pasahero dito sa Batangas Port para pumunta sa iba't ibang probinsya, sa Mindoro at iba pang bahagi ng Visayas pati na rin sa Romblon. Pero Rafi, pinakamarami tayong pasaherong nakikita na nagpupunta rito na papunta sa Puerto Galera na isa sa pinakataniyag na beach resort sa Pilipinas. Fully operational na kasi ang mga fast craft sa port dahil maganda na po ang panahon. Ang ilang pasaherong papunta ng Puerto Galera nag-early visit o yung dumalaw na raw ng mas maaga sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ikinagulat naman ng ilang pasahero ang mas kakaunting bilang ng mga biyaherong nasa Batangas Port ngayon. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, hanggang nitong alas 7 ng umaga, umaabot lang sa halos 3,000 pasahero ang dumating sa passenger terminal. At ngayong araw ay inaasahan nilang madaragdagan pa ito ng hanggang 6,000 pang pasahero. Ayon sa mga nakausap namin mula sa shipping companies, di hamak na mas mababa raw ang sales o benta ngayon ng ticket kumpara noong undas 2023. Marahil may epekto raw ang nagdaang mga bagyo sa desisyon ng mga biyaherong huwag munang ituloy ang lakad ngayon. Gayon pa man, Rafi, tuloy lang daw ang alis ng mga Roro at Fast Craft ayon sa schedule na alis kahit di pa ito mapuno alinsunod sa patakaran sa paglalayag. At Rafi, hanggang sa mga oras sa ito ay wala pang abiso kung ano talaga ang plan o ano pa o ano ang gagawin sa nasadsad na fuel tanker dito sa Batangas Port na naapektuhan o sumadsad dahil sa bagyong Christine kamakailan. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Rafi. Nabanggit po yung sumadsad na tanker. Na may epekto ba yan sa operasyon ng port, JP? Well, ang sinasabi ng pamunuan ng Batangas Port, wala raw malaking epekto o walang significant effect. Pero ang sinasabi naman ng ilang mga biyahero, napapansin nila na hindi agad makapag-dock yung ilang mga barko at hindi sila makasakay agad. Pero ayon naman sa Philippine Coast Guard, nakakausap lang natin sa kanila, ay inaasikaso na o minamadali na nila ang pagproseso sa mga dokumento para sa towing operation o pag-tow sa nasabing barko dahil urgent daw na maalis din ito para matiyak nga na hindi ito makakasagabal sa ngayon. Buti na lang din at hindi ganon karami ang mga pasaherong dumarating dito ngayong undas 2024, Rafi. Ayun nga, nabanggit mo. So muli sa mga habol dyan, nako, maluwag ang Batangas Port, JP, papuntang Occidental Mindoro. Tama, Rafi. So sa mga pupunta ng Puerto Galera, bukas na po ang mga fast craft. Pero kung sakaling kayo po ay pupunta sa iba pang bahagi ng probinsya, ang Roro po dito ay aalis kahit hindi po puno ang mga pasahero. Rafi. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang puntod ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Kasama ng Pangulo ang kanyang nanay na si dating First Lady Imelda Marcos. Mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong undas, sana gamitin ang panahong ito para pagtibayin pa ang ating pananampalataya at pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Naway gamitin din daw sa pagnilay-nilay ang panahong ito para maging mas mabuting tao at Pilipino. Samantala, mahigit 200 bayan at lungsod sa bansa ang nasa state of calamity dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Sa tala ng GMA Integrated News Research, batay sa anunsyo ng mga LGU, 207 bayan at 29 na lungsod ang nasa state of calamity. Kabilang dyan ang buong lalawigan ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Cavite, Quezon, Batangas, Laguna at Sorsogon. Batay naman sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 150 ang patay dahil sa Bagyong Christine. 122 ang nasaktan at 30 ang nawawala. Humina at nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Leon. Sa ngayon, isa na itong tropical storm na namataan ng pag-asa 645 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 75 kilometers per hour. Inaasahang tatahakin ng Bagyong Leon o may international name na Kongrey ang East China Sea. Sa ngayon, pinasusungit pa rin ng nasabing bagyo ang mga dagat sa Batanes. Kaya pinapayuhan ang maliliit na sasakyang pandagat doon na huwag munang pumalaot. Maayos na ang panahon pero may tsansa ng mga panandaliang ulan sa halos buong bansa ngayon pong undas weekend. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, higit na mataas ang tsansa ng ulan sa bandang hapon o gabi.
Posible ang heavy rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide kaya dapat pa rin maging alerto. Ilang panig din ng Metro Manila ang na mas mataas ang tsansa ng ulan ngayong araw at sa Linggo, lalo na sa bandang hapon. Ayon sa PAGASA, mga local thunderstorm ang mararanasan sa halos buong bansa maliban na sa western section ng Luzon na apektado ng trough o extension ng Bagyong Leon kahit nasa labas na ng PAR. Makulimlim, walang ulan at hindi gaanong mainit ngayon dito sa Dagupan. Kaya naman ilan ang sinamantala ang magandang panahon para dumalaw sa puntod ng kanilang mga yumaong kaanak dito sa loob ng Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City. Gaya ni Jong na inuna ang pagdalaw sa puntod ng kanyang yumaong asawa. Kasama niya ang mga anak, nag-alay sila ng dasal at nagtulos ng kandila. Marami rin, Rafi, ang maaga nagpunta rito para humabol sa paglilinis at pagpipintura sa mga puntod o nicho. Eh kahapon kasi, maghapon na halos umulan dito sa Dagupan kaya naman ilang puntod ang lubog pa rin sa baha. Kaya si Aling Rosalie piniling tumawid sa baha para lang makapagtulos ng kandila at makapagdasal sa puntod ng kanyang asawa. Samantalang ilan naman ay sa harap na lamang ng chapel nagtulos ng kandila dahil nga lubog pa rin sa tubig yung puntod ng kanilang mga kaanak. Meron din, Rafi, na nagbebenta ng o nagpaparenta ng bota para sa ilan na gustong sumuong sa baha at madalaw ang puntod ng kanilang mga kaanak. Sabi naman ng Roman Catholic Cemetery Administrator o Administration ay nagsasagawa na sila ng intervention para matugunan ang problema sa baha. Nagpapatambak na at nagpapatayo na rin ang mga bagong apartment type na nicho dito. At kanina rin ay nagdaos dito ng misa si Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Naging mensahe ng kanyang misa ngayong undas ay ang pagbibigay halaga, pag-aalay ng panalangin at patuloy na pag-alala sa mga yumao nating kaanak. Gaano man daw kahirap ang buhay at siyempre meron din tayong mga pinagdaraan ng pagsubok gaya nga ng mga nagdaang bagyo. At samantala, Rafi, nagpaalala ang pamunuan ng Roman Catholic Cemetery dito sa Dagupan sa mga bibisita na huwag mag-iwan ng basura sa mga puntod at igalang yung mga taong nagdarasal bilang pagunita sa undas. Samantala, sa bayan naman ng Calasau ay naglatag din sila ng public assistance and first aid station sa tapat mismo ng sementeryo. Minamandohan niya ng iba't ibang ahensya ng gobyerno o local government unit. Kabilang sa kanilang tinutugunan ang mga nawawalang bisita at yung mga may biglaang mararamdaman sa kanilang katawan tulad ng pagkahilo. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi ang operasyon niyan. Depende raw sa dami ng mga bibisita. Magtatagal yan hanggang bukas, November 2. May inilatag na rin na tali sa bukana ng sementeryo para mas maayos ang sistema ng mga papasok at lalabas. Paalala pa ng otoridad, bawal mag-overnight sa sementeryo. Update tayo sa sunog sa tabi ng Bagbag Public Cemetery sa Quezon City. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Alan? Rafi, may sumiklab ngang sunog sa may bakod ng Bagbag Cemetery sa Novaliches, Quezon City. Sa laki ng apoy, bagya nagkagulo ang mga dalaw sa loob ng sementeryo. Kwento ng may-ari ng bahay kung saan nagsimula ang sunog. Nasa trabaho siya nang itawag na nasusunog ang kanilang bahay. Pumutok umano ang electric fan sa kanilang kwarto na naging sanhi ng apoy. Mabilis na kumalat ang apoy kaya wala umano silang naisalpa kahit isang gabit. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog bago idineklarang kontrolado kanina alas 9.45 ng umaga. Pero sa mga oras na ito ay fire out na, ganap na alas 17 kung saan na nasa 30 mga pamilya na apektuhan na, Rafi, at 21 bahay naman yung nadamay sa sunog. At yan ang pinakasariwang balita mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Rafi. Maraming salamat, Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Sa ibang balita, maglaan po ng dagdag na budget sa LPG. Epektibo na kasi ang taas presyo sa LPG ngayong unang araw ng Nobyembre. Ang Sulain may dagdag singil na 1 peso and 64 centavos sa kada kilo ng kanilang LPG. 1 peso and 60 centavos naman ang taas presyo sa kada kilo ng LPG ng Tron. Sa tala ng Department of Energy, ang average price nitong Oktubre ng 11 kilo na tangke ng LPG sa Metro Manila ay 850 hanggang 1,110 pesos.
Pagkatapos ng undas, may nakikitang dagdag bawas naman sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa 4-day trading, tinatayang bababa ng 40 hanggang 70 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina sa susunod na linggo. Posible namang walang pagbabago o hanggang 20 centavos na bawas sa kada litro ng diesel. Ayon sa DOE, kabilang sa dahilan ng posibleng rollback ang paghupa ng tensyon sa Middle East. Samantala, inaasahan namang tumaas mula 10 hanggang 20 centavos ang kada litro ng kerosene. Ilan sa dahilan niyan ang pagbaba ng supply ng krudo sa Amerika at pagganti ng Israel sa military sites ng Iran. Tuloy-tuloy na rin ang pagdami ng mga dumadalaw sa Caretta Catholic Cemetery dito sa Cebu City. Mas marami yan kumpara sa nasaksihan ko roon noong Miyerkules. Naglibot na rin ang mga otoridad sa mga sementeryo dito sa lungsod. Talamak daw kasi ang pagnanakaw ng mga iniiwang kandila at bulaklak. Mahigpit namang ipinagbabawal ang mga matutulis na bagay, alak at sound system. May medical stations na rin. Samantala sa Davao City, hanggang sa Linggo naman inaasahan ang dagsa ng mga pasahero sa Overland Transport Terminal. Tinatayang 80,000 na biyahero ang daraan sa terminal hanggang November 3. Buhay na rin ang mga negosyo sa mga sementeryo, kagaya sa Davao Memorial Park sa Matina, Davao City. Meron na rin mga nagbibenta ng mga bulaklak, pero ang may mga special permit lang ang pinayagang magtinda. Manggamari at pare, may spooktacular treat ang ilang Sparkle Stars in time for Halloween. True to her kontrabida role, si Shining Inheritance star Kailin Alcantara sa kanyang transformation bilang mambabarang. Ang co-star niyang si Michael Sager Bruno Mars naman ang character-inspired ng APA 2 MV. Our favorite Bulawin heroine, ang peg ni Cassidy Gaspi, channeling her inner Alwina. Childhood nostalgia naman ang throwback ni Benedict Cua at anak na si Baby Alec as Ash Ketchum and Pikachu. Look what you made her do! Dahil si Rian Ramos naman ay nag-ala Taylor Swift. Ang BFF niyang si Michelle D naging si Deonce. At si River Cruz, malabida naman sa isang crime series ang OOTD. Sa ibang balita, mahigit 1 milyong pisong halaga ng pera at alahas ang natangay sa isang bahay na nasa isang exclusive subdivision sa Parañaque. Armado pa ang 6 na lalaki ng pasukin ng bahay. Ang insidente ay nahuli kam sa balitang hatid ni Jomar Apresto. Tila nabigla pa ang lalaking ito sa pagbukas niya ng gate nang salubungin siya ng mga armadong lalaki. Pero ang lalaki pala, kasabwat umano sa panloloob sa bahay ng 2 Chinese national na nakatira sa isang exclusive subdivision sa Parañaque City. Ayon sa pulisya, agad itinali ng 6 na armadong lalaki ang 4 na Pilipino sa bahay kabilang ang isang in-house security guard. Pagkatapos ay umakyat sila sa mga kwarto kung nasaan ang mga biktima ng Chinese. At gunpoint, pinapunta siya dun sa kwarto kung saan nandun yung vault. Pinabuksan sa kanya at nilimas yung laman ng vault. So nakakuha sa kanila ng almost 1 million na halaga ng cash at saka 400,000 worth na mga alahas. Agad daw tumakas ang mga armadong lalaki. Sinunda naman sila ng isa sa mga driver ng mga biktima na nakapagtago habang nagaganap ang panloloob. Sa backtracking ng pulisya, natuklasan na magkakakilala ang driver na sumunod at ang mga armadong lalaki. Imbes kasi nakalaga ng iba pang mga biktima, dali-dali siyang umalis sa bahay. Nakita din sa CCTV na nag-uusap-usap sila matapos ang nangyaring panloloob. Dahil dyan, agad siyang hinuli ng mga otoridad. Bukod sa kanya, nalamang kasabwat din ang lalaking nagbukas ng gate at ang isa pang driver ng mga biktima. Base sa investigasyon, isa sa mga biktima ay dati na ring nabiktima sa Binondo, Maynila. Kaya hinala ng otoridad, iisang grupo lang ang sangkot dito. Nasa 30 million yung nakuha sa kanya sa Binondo. So, hindi siya nag-file ng complaint. So, itong mga taong ito, na parang na-realize nila na hindi ito nagpa-file ng kaso. Sabi pa ng pulisya, tukoy na nila ang ilan sa mga nakatakas na armadong lalaki kung saan ang isa sa kanila ay dating miyembro ng Osamis Robbery Holdup Group. Ay naman sa barangay, hindi ito ang unang beses na may nangyaring panloloob sa naturang exclusive subdivision. Actually sir, marami nang nakawan dyan.
hindi lang siguro mga anim na robbery ang nangyari dyan. Pagka pinasok nila yung subdivision, kunyari may target sila na bahay, una nila pinapasok, ang hinahanap nila yung box ng CCTV para wala, hindi sila makita na pumasok. Sa ngayon ay hawak na ng Parañaque City Police Station ang tatlong driver na mga biktima na mga kasawat umano sa krimen. Patuloy naman ang follow-up operation para mahuli ang mga armadong lalaki. Jomer Apresto, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tao dito sa Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City. Pero ayon nga sa pamunuan ng Roman Catholic Cemetery ay 20 hanggang 30% pa lamang ito ng inaasahang bilang ng mga bibisita dito sa sementeryo. Ngayon pa lang kasi gumaganda ang panahon matapos nga ang pag-uulan na dulot din ng Bagyong Leon. Kaya raw mamayang hapon hanggang bukas ay inaasahan na darating pa rin ang mga taong bibisita sa puntod ng kanilang mga yumaong kaanak. Ayon naman sa hepe ng Dagupan City Police ay kasado ang kanilang force augmentation at mga force multipliers para magbantay sa inaasahan niyang dagsa ng mga tao. Sa ngayon, wala pang naitatalang mga untoward incident dito sa sementeryo maliban na lamang sa mga nakumpiskang dalawang sharp objects, habang mahigpit na binabantayan doon pa lamang sa entrada ng sementeryo yung pagpasok ng mga alcoholic beverages, maging ang pagpapasok ng mga may ingay na patugtog, bawal din dito sa sementeryo. At hindi rin pinapayagan yung pag-overnight dito sa loob ng sementeryo. Samantala, sa labas naman ng public cemetery ay makikita natin na buhay na buhay ang negosyo ng mga nagtitinda ng kandila at ng pagkain. At dahil nga holiday, inaasahan na dadagsari ng mga turista sa Baguio City. Kaya naman, kamustahin natin ang Long Undas Weekend doon. Mag-uulat on the spot si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine? Chris, good morning. Mas maayos ng lagay ng panahon dito sa Baguio City. Kaya naman kasabay niyan ay dagsa na rin yung mga turistang namamasyal sa lungsod ng Baguio. Ganon din yung mga bumibisita naman sa iba't ibang mga sementeryo. Dito yan sa City of Pines. Para sa mga akit pa lamang sa Baguio City, mga kapuso, sa ngayon ay maluwag po ang Naguilian Road, partikular sa bahagi na malapit sa Baguio City Public Cemetery. Tuloy-tuloy ang pagdating ng ating mga kapuso dito sa Public Cemetery. Pinakamalaking sementeryo dito sa Baguio City ang public cemetery na may lawak na halos 3 hectares kung saan nasa may 25,000 ang mga nichong nakahimlay dito. Ayon sa Baguio City Police Office, inaasahan na aabot sa 50,000 ang bilang ng mga bibisita ngayong araw dito sa public cemetery. Maayos po yung sistemang ipinapatupad dito sa lugar. Nakabukod yung entrance ng lalaki sa babae habang meron ding nagsisilbing exit area para maiwasan yung siksikan papasok sa loob ng sementeryo. Nakadeploy din po ang halos sa 500 na kapulisan sa iba't ibang mga sementeryo dito sa City of Pines. Samantala, Chris, ayon sa otoridad, hanggang 6 PM lamang bukas ang Baguio City Public Cemetery. Lifted din po ngayong araw, November 1, ang number coding sa lungsod. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Sa ibang balita, nahuli kam naman ang pagdanakaw sa isang tindahan sa Bangued, Abra. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isinusuksok ng isang lalaki ang ilang bote ng juice sa loob ng kanyang shorts. Matapos ang ilang minuto, bulto-bultong inumin na ang binubuhat niya at ipinapasa sa kanyang kasama. Kwento ng may-ari ng tindahan, nagulat na lamang sila nang malamang nawawala ang ilang kahon ng mga inumin sa kanilang imbakan. Napagalamang tatlong beses nang pabalik-balik ang mga sospek na lula ng motorsiklo. Hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Sakto sa long weekend ang pagkawala ng tubig sa gripo ng ilang customer ng Maynila sa Cavite at Metro Manila. Balita natin ni Maki Pulido. Bakasyon ng marami, pero sa ilang bahagi ng Bacoor, Imus, Parañaque, Pasay, Muntinlupa at Las Piñas, mawawalan ng tubig gripo ang Maynilad customers sa November 1 hanggang November 2. 6 hanggang 24 oras ang water interruption sa mga barangay na inilista sa bisong maagang ipinost sa social media page ng Maynilad. Pero abala pa rin kay Aling Daisy, isa sa sineserbisyohan ng 270,000 water service connections na maapektuhan. Medyo parang naiinis din kasi nag-iipon na naman ng tubig. Konti lang yung lalagyanan, walang drum. Masitabo, nagtabo, ilalagyan na lang uli eh.
Sabi ng Maynila, pansamantala nilang isasara ang kanilang Putatan at Poblacion Water Treatment Plant para sa maintenance work. Kailangan na rin namin ihanda yung ating mga planta para yung expected na high turbidity during the amihan season na nangyayari po sa Laguna Lake, mapaghandaan din natin. Kaso lang daw, sabi ni Aling Daisy, dumodoble ang water bill nila pagkatapos ng water service interruption. Maliban kasi sa iipuning tubig, sa oras namang bumalik, kailangang buksan ng gripo hanggang luminaw ang pumapatak dito. Yung tubig pala na nalabas ilang oras na marumi, itatapon din namin magagamit. Huwag na lang daw itapon, sabi ng Maynilad. Magagamit pa naman daw ito sa ibang bagay. Meron kami flushing activities na ginagawa para mabawasan yung discoloration. Kaso lamang na makarating pa rin sa customers, binibigyan na rin namin yung prior warning to expect that. Tapos para lang hindi masayang yung tubig, padaluyan nila pero saluhin nila. Kinakabahan na si Julie na madamay ang pwesto niya sa water service interruption dahil kadikit sila ng isa sa mga apektadong barangay. Mapipilitan siyang tumigil magbenta ng mga pampalamig kahit na inaasahang maraming benta dahil may malapit na sementeryo sa pwesto niya. Walang pasok ang estudyante. Tapos hindi naman lahat nagpunta ng probinsya. Marami dito, may sementeryo dyan. So nandito lang sila. Sayang. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa lagay ng panahon. Ngayon nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Leon. Kausapin natin si Ana Cloren Horda, weather specialist ng PAGASA. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes po, magandang umaga rin po, Sir Rafi. Ganda sa ating mga kabisipan. Ano po yung asahan nating lagay na panahon sa mga susunod na oras hanggang ngayong weekend? Yes po, inaasahan po natin na sa bahagi po ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan ay makakaranas pa rin po sila ng makulimlim na panahon na may kasamang mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, mga pagidlat at pagkulog, dala pa rin ng trough o yung extension ng mga kaulapan nung dating bagyong si Leon. Pero dito sa atin sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi ng ating bansa ngayong araw, ay magiging maaliwalas naman po ating panahon, pero pagsapit ng hapon at gabi ay maging handa po tayo sa posibilidad ng mga panandali ang buhos ng pag-ulan. Mm-hmm. Gano'ng kalaki yung dalang ulan nitong mga nabanggit nyo doon sa mga lugar na uulanin pa rin? Yes po, doon sa bahagi po, sa may western section ng Luzon, posible pa rin po doon yung with the times heavy o moderate to at times heavy na mga pag-ulan. Pero dito po sa atin sa Metro Manila ay mga isolated cases ng pag-ulan lamang po yung ating naasahan. Mm-hmm. Unang araw na po ng Nobyembre, may namamonitor ba kayong sama ng panahon sa labas po ng PAR? Sa kasalukuyan, Sir Rafi, wala pa naman po tayo minomonitor na panibagong LPA or bagyo na posible pong sumunod dito sa bagyong si Leon. Pero ngayong Nobyembre, posible po yung isa hanggang dalawang bagyo na pumasok po sa ating area of responsibility. E sa mga kababayan po nating papalaot, lahat ba ng sasakyang pandagat ay ligtas ng bumiyahe? Sa kasalukuyan po, may gale warning pa rin po tayong nakataas, lalo na po sa may Batanes area. Pero sa nalalabing baybayin po na ating karagatan ay magiging banayad hanggang sa kapamtaman na po yung mga pag-an. Okay, good news po yan. Maraming salamat po sa inyo, Ana Cloren Horda ng PAGASA. Salamat po, magandang umaga. Napawaw ang ilang kapuso celebrity sa star prowess ni Julian San Jose bilang calendar girl. One proud boy fee si River Cruz na tinawag na obra maestra si Julie. Mukhang approved din kay Marian Rivera ang photoshoots ni Julie na naging calendar girl na rin noon. Pinusuan din si Julie ng Sparkle Stars na si Rogen Cruz at Queendom Sisters Thea Astley at Rita Daniela. From Maria Clara to a calendar girl, inilarawan ni Julie ang opportunity bilang bagong chapter sa kanyang buhay. I'm breaking borders, I'm breaking the ice. Hindi na rin kasi ako bumabata and para siyang naging ano sa akin rebirth as a woman. Makibalita tayo sa paggunita ng undas ng mga kapuso natin sa Mandawi City. May ulat on the spot si Nico Sireno ng GMA Regional TV. Nico? Yes, Cecil, dagsana mga tao sa mga simeteryo dito sa Cebu gaya dito sa Barangay Gizo sa Mandawi City kung saan magkatabi ang apat na mga simeteryo.
papasok pa lang dito sa Barangay Gizo, isinara ng bahagi ng kalsada papunta sa apat na malalaking semeteryo. Kaya kailangang maglakad ng mga tao papunta sa mga semeteryo at sa mismong puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Dito sa St. Joseph Roman Catholic Cemetery, mahigpit ang seguridad na ipinapatupad sa mga papasok at iniinspeksyon ang kanilang mga gamit. Umaga pa lang, pero may mana-confiscate ng mga gamit panlinis ng puntod at mga matutulis na bagay gaya ng gunting, paleta at lagari. Maging mapintura, ipinagbabawal na rin ngayong araw at bukas dahil daw sa dami ng tao. Sa loob naman ng simenteryo, naabutan natin na nag-inspeksyon ang mga kawanin ng Bureau of Fire. Maliban sa mga exit areas, sinusuri nila ang linya ng mga pailaw sa mga nicho. Nakagawian na kasi ng mga Cebuano na magpapalagay ng bumbilya sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay sa loob ng dalawang araw ngayong undas. Busy na rin ang mga nag-accommodate para sa mga pamisa o mass intentions sa mga patay. Abala rin ang mga manalabtan o mga nag-aalay ng dasal, rosaryo at panalangin para sa mga patay na siyang ikinabubuhay rin ng ilan ngayong panahon ng undas. Cecil, 24 oras daw na bukas ang mga semeteryo dito sa Mandaue City pero ipinagbabawal ang matao na mag-overnight. Maari lang daw manatili dito sa semeteryo, maaring magtagal rin sila, pero bawal ang pagsiset up ng tent para sila ay mag-overnight dito sa loob ng semeteryo. Cecil? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Bukod sa pagbisita sa mga sementeryo, may mga pinili ring magbakasyon ngayong long holiday weekend. Sa isla ng Boracay, kinaaliwan ng mga turista ang Halloween activities doon gaya ng Festival of the Dead kagabi. Inaasahan ng Malay Tourism Office na madagdagan pa ang 134,000 tourist arrivals mula October 1 hanggang 29. Pero dahil sa nagdaang sama ng panahon, suspendido muna ang ilang water activities sa isla. Samantala, may mga residente nang bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa Malay. Bawal ang paninigarilyo at pagdadala ng nakalalasing na inumin sa loob ng sementeryo. Pinaaalahanan rin ang mga bisita sa sementeryo na panatilihin ang kalinisan. Nag-stretching. Pumosing. At maya-maya ng harang. At nang habol ng mga sasakyan sa bahaging ito ng National Highway sa Cebu City, si Son Goku at sidekick niyang si Spider-Man. Sa isang punto, nag-ispadahan pa sila kasama isang lalaking nakamaskara ni Batman sa gitna ng highway. Kunwari rin silang nakipaglaban sa motoristang naka-Pikachu costume. Bahagi ito ng content na pinost sa social media ng vlogger na si Boy Banat. Pero ang PNP Highway Patrol Group sa Cebu, hindi ito nagustuhan. Hindi na ipinakita sa video, pero meron pa raw silang ginawa na lubhang delikado. Ang pinaka-kuan sa ilahang gibuhat is nagsakay silang tricycle. Ang nag-drive si Spider-Man, nasa ibabaw sa tricycle si Sangguko. Si Batman nasa tubangan, si Batman wala mabot ron. No? So muna nga ato ni silang ipatawag just to inform them nga dili na nila postpone. Pinapunta sa tanggapan ng HPG7 ang nasabing content creators na sina Son Goku at Spider-Man na hindi nagtanggal ng maskara at di nagbigay ng pangalan sa media. Sabi nga, with great power comes great responsibility. Kaya ang dalawa, abot-abot ang paghingi ng sorry. Ngayon po, dipinsa kay kadalasan sa mga content yun. So, ngayon kong pasaylo sa mga pansa ko diyan, mga nagbasta ko. Kaya umikabalo, mabawal yun rito. Kanya, ako pag-isaan niya, din ako to niya content. May iba nga sayot na dito, kaya na, makakuos, makabala sa mga laing tao, mga motorista. Hmm. Manakaroon niya, pag chat nila, or pagpangita na mo nga, pariyon may niarigit may kayo. Namin may sayot na buhat, so ngayon may pasaylo. Matapos mapagsabihan ng pulisya, pinauwi ang dalawa. Ako si Luan Merondina ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, libo-libo na rin ang dumalaw sa Manila South Cemetery. Ang latest sa ulat on the spot ni Darlene Kai. Darlene?
Rafi, dagsana nga yung mga pupunta rito sa Manila South Cemetery para dumalaw sa kanika nilang mga yumaong mahal sa buhay. Base sa pinakahuling tala ng mga pulis na nagbabantay dito, mahigit 13,000 o 13,000 na po yung mga nandito sa loob ng sementeryo ngayon. Pero mula 5 a.m. kaninang madaling araw ay mahigit 16,000 o 16,000 na yung pumasok sa loob. Itong nakikita nyo ngayon, yan yung main entrance na kung saan pumapasok yung karamihan ng mga tao. Ang nangyayari dyan sa entrance ay pinaghihiwalay yung pila ng mga babae at mga lalaki, tapos iniinspeksyon yung mga dala nilang gamit. Sa ngayon, marami nang nakumpiskang mga sigarilyo at baraha. Yung mga vape o e-cigarette, kinukuha rin ng mga pulis. Pero may number namang ibibigay kaya pwedeng i-claim pagkalabas. May ilang walis din na nakumpiska. Bawal na kasing maglinis dito sa sementeryo dahil yung last day ng paglilinis ay noong October 25 pa. Bukod sa mga yan, bawal ding magpasok ng flammable materials, alak, matutulis o matatalim na bagay at pati rin yung mga alagang hayop, bawal din pong isama. Hindi rin pwede ang anumang uri ng sasakyan sa loob kaya naglalakad lang papasok ang mga dadalaw dito sa sementeryo. Pero malapit dito sa entrance, may wheelchair para sa mga buntis, senior citizen at PWD. May e-vehicles din na pwedeng sakyan ng libre mula entrance papasok sa mga puntod. Bukod dito sa main entrance, may mga metal stairs sa Kalayaan Avenue at sa Metropolitan Avenue. Pwede rin dyang pumasok yung mga dumadalaw. May mga pulis ding nagbabantay at mag-iinspeksyon ng mga gamit doon para yan ma-decongest o mabawasan yung mga tao na pumapasok dito sa main entrance. May nakausap kaming ilang dumalaw na may baong pagkain bukod sa dala nilang bulaklak at mga kandila. Meron ding kamag-anak na o magkakamag-anak na nakasuot ng magkakaparehong t-shirt na may mukha ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Narito po yung panayam namin doon sa mga nakausap naming dumadalaw. Siyempre, importante sa amin dahil hindi na namin sila nakikita. Mista-mista namin sila. Gusto niya yung ganito yung pa-t-shirt siya. Nung namatay nga siya, binuhat pa namin siya. Medyo marami siyang gusto. Gusto niya rin to yung dadalawin siya tuwing Undas. Rafi, sa ngayon ay tirik na tirik yung araw at mainit o maalinsangan yung panahon dito sa Manila South Cemetery. Kaya para po dun sa mga kapuso natin na pupunta pa lang po dito, ay siguruhin nyo na magdala kayo ng payong at magdala kayo ng tubig at saka magsuot din kayo ng mga preskong damit. Yan yung latest mula dito sa Manila South Cemetery. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Darlene Kai. Niraid ng mga otoridad ang isang business process outsourcing o BPO company sa Bagak, Bataan. Kasunod yan ang sumbong na ilang Pilipino na biktima umano sila ng labor trafficking. Balita hatid ni Salima Refran. Sanibwers ang sinalakay ng AFP, PNP, PAOK at Bureau of Immigration ang Central 1 Bataan BPO sa Bagak, Bataan. Isinilbi nila ang search warrant para sa 7 gusali sa compound at 15 foreign nationals na nagpapatakbo ng BPO. Meron hong kasi kami natanggap na reklamo ng mga Filipinos na biktima daw po sila ng labor trafficking dito. Ngayon meron din pong mga foreign nationals na nandito sa loob na hindi makalabas. Hile-hilera mga computer, mga cellphones at mga devices yung nakita dito sa work area ng sinalakay na BPO dito sa Bagak, Bataan. Pero kaiba dun sa mga sinalakay noon ng mga Pogo, ang mga empleyado dito, karamihan, mga Pilipino. May mga nakuha ring SIM cards at iba't ibang gadgets. Sa inisyal na pagsilip sa mga desktop, may nakita mga transaksyon para sa online betting abroad. May mga chat na mga ipinasok na halaga, pati na monitoring sa mga e-wallet. That's 2.6 million. Ang dami. So sa nakikita nating amount dito, we could be talking of billions of pesos worth of bets at any given week. This is a result of a month-long surveillance and research operation. May mga initial violations na ngayon pa lang sa ating mga initial na pagtingin. So nakikita natin na we will have a very airtight case against sa mga suspects natin na narinig. They're operating a back and support operations sa businesses. They don't know what businesses they're supporting. Do you know that they're offering cryptocurrency services? Hindi rin alam. Now if you also offer
cryptocurrency services, you have to clarify from the monetary board, monetary authorities of the Philippines. Isang BPO, Business Process Outsourcing, ang Central One Bataan at hindi isang internet gaming licensee o POGO. May mga permit ang BPO mula sa lokal na pamahalaan, pati na sa Authority of the Freeport Area of Bataan o AFAP. Pero sabi ng mga otoridad, BPO siya, tapos binigyan siya ng permit ng yung tinatawag nating investment promotion area. Meron siya nung permit doon, but kailangan pa rin ng secondary permit coming from the PAGCOR at yun yung wala sa kanya. Itinatanggi ang lahat ng ito ng CEO ng Central One Bataan. Not true. We are running a business services, business support services, right? And we are complying to DOLE. No one is held here against their will. Nothing to hide. We are just a business services support company. Nitong Hunyo lang, ininspeksyon ng provincial government, AFAB at ng Bagak LGU ang pasilidad. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga ahensya ng gobyerno. Ayon sa Central One, nasa 1,500 ng kanilang mga empleyado. 5% lang raw sa kanila ang mga dayuhan. Ibabiyahe patungo sa PAOK Detention Facility sa Pasay ang mga dayuhan. Pinakawala naman ang nasa 700 mga Pilipino matapos iproseso. We will assist in the case build-up para magkaroon po tayo ng airtight na kaso at ayaw na po ng Secretary of Justice natin na mag-file tayo ng kaso na ultimately madi-dismiss sa preliminary investigation pa lang. Sanima Refrat, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binisita rin ng GMA Integrated News ang Minalabak Cemetery sa Camarines Sur kung saan may bahaging lagpas bewang pa rin ang baha. Ang mainit na balita hatid ni Ian Cruz. Sundas po ngayon, pero dito sa portion na ito ng Minalabak Cemetery, nakikita nyo naman po, wala pong mga tao dito na dumadalaw sa mga punto dahil nga po hanggang bewang pa rin ang taas ng tubig. Ang sinasabi po ng mga residente at nakita rin po natin yung bakas ng mga baha dito, talagang napakataas po ng naging tubig dito dulot ng bagyong Christine. Pero ito pong nakikita ninyong baha ngayon, mahigit isang linggo na po ang lumipas, pero itong portion nga na ito ay mataas pa rin ng tubig. Doon po sa banda doon na medyo mataas po yung bahagi ng sementeryo malapit sa kanilang simbahan ay may nakakadalaw po, may nakapagtatanglaw ng kandila doon sa mga puntod. Pero dito po talaga halos wala po tayong nakikitang dumadalaw dahil nga po sa tindi at sa taas pa rin ng baha sa lugar na ito. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumanggi magkomento si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa bangkay ng amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Mr. President, sir, this is a day when we honor the memory of our dearly departed. In this context, sir, I'd like to ask of your thoughts about the statement made by the Vice President about the remains of your father. I'd rather not. Matatanda ang sinabi ni Vice President Duterte na ipapahukay niya ang bangkay ng dating Pangulo na nasa libingan ng mga bayani kung hindi titigil ang mga paninira umano laban sa kanya. November 2016 ang mailibing doon ng dating Pangulo sa pagpayag na rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ama ng Vice Presidente. Natanong din ang Pangulo tungkol sa relasyon nila ng Vice President. Mr. President, sir, do you think your relationship with the Vice President has reached a point of no return, sir, with those statements made? Let's talk about it some other time. Sandaan at 58 ang huling bilang ng nasawi sa itinuturing na deadliest flooding sa Spain. Ayon sa isang Spanish government minister, 12-12 pa ring tao ang unaccounted for. Maraming sasakyan naman ang humambalang sa mga kalsada matapos ang baha. Pahirapan ang paglilinis dahil sa makapal na putik. Nakikiramay ang embahada ng Pilipinas sa Spain kaugnay sa mga nasawi sa pagbaha. Mga kapuso, itinaas ng Department of Health ang Code White sa lahat ng ospital sa bansa para sa undas. Sa ilalim ng Code White, nakahanda ang mga ospital at healthcare workers na tumugon sa anumang medical emergency. Epektibo yan ngayong All Saints Day hanggang bukas, All Souls Day.
Paalala lang DOH sa mga bibisita sa mga sementeryo, magbaon ng sapat na inuming tubig, iwasan ng matinding sikat ng araw, at maging alerto sa mga sintomas ng heat stroke gaya ng pagkahilo. Kung babiyahe naman pa probinsya, tiyaking munang maayos ang lagay ng inyong sasakyan at huwag magmamaneho kung inaantok o nakainom. Ingat po tayo, mga kapuso! Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang rider matapos na sumalpok sa kasalubong na tanker truck sa Pasukin, Ilocos Norte. Dead on arrival sa ospital ang 48-anyos na biktima. Ayon sa mga otoridad, nawalan ng kontrol ang rider dahil sa madulas na kalsada kasunod ng pag-ulan. Nagtamo siya ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima at driver ng tanker truck. Mga kapuso, All Saints Day ang ginugunita ngayong araw. Kaya yan ang inspirasyon sa likod ng mga parada sa iba't ibang probinsya. Mga batang bida sa Parade of Saints sa Lucban, Quezon Province. Maraming natuwa sa kanila na nagabot ng treats. 40 bata rin ang lumahok sa ganyang event sa Bago Negros Occidental. Inulan man, hindi rin nagpatinag ang mga estudyanteng nagbihis santo sa Samal, Bataan. Ayon sa organizers at magulang ng mga nakilahok, layo ng Parade of Saints na isabuhay ang makabuluhang buhay ng mga santo at santa. Ito po ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Rafi Tima. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipinas.